Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa ating pong devotion ngayon pong umaga pong ito, araw ng Lunes. Napubuksan po natin ang ating mga Biblia sa Filipos or Philippians chapter 1. Babasahin ko po ang verse 20. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall not be ashamed. I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Panginoong Diyos, salamat po. Pangunahan niyo po kami sa oras pong ito sa aming morning devotion. Antigin mo muli ang aming mga damdamin sa paglilingkod sa iyo, pagtitiwala sa iyo, at pagbibigay ng buhay sa iyo. Salamat po. Pangunahan mo kami sa oras pong itong aming pag-aaralan. Maikling oras. Thank you, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po ay ito po ang inyong tagapagsalita ngayon, Pastor Dick Salceda ng Naga Independent Baptist Church. Dito po sa ating binasa, according to my earnest expectation, yung ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa. Kailangan po natin ngayon ay mga Kristyanong may maningas ang damdamin ng puso sapagkat may pag-asa. Ang tanging pag-asa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi ho dito, sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Now, whether it be by life or by death. Yan ang kailangan eh. Yan tinuturo ni Pablo sapagkat wala ng maningas na mga Kristyano ngayon. Maraming mga Kristyano ngayon ay mahihina, mahiyain. Dito, tingnan nyo ho. Ano ang sabi dyan? Yung bang hindi ako mapapahiya. Kapag may gagawin ka para sa Panginoon, malakas ang loob at kailanman ay hindi ka mapapahiya sa mundong ito. Pag ang ginagawa ng isang Kristyano tama, mabuti sa paningin ng Diyos, lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi mapapahiya sa magulong mundong ito. Ano po? So, kailangan na katulad ni Apostle po, merong desire, a desire to fight a good fight of faith sa mundong ito, mga kapatid. Kailangan dito palaging yung desire ay ayon doon sa mabuti, a good fight of faith. Pakikipaglaban natin, pakikipagbaka natin dito ay naayon sa kabutihan, naayon sa kalooban ng Panginoon. Ang mundong ito magulo. No, pero kailangan ng matatatag ng mga Kristiyano ngayon, maniningas sa mga Kristiyano ngayon. No, hindi yung mga Kristiyanong hindi naaasahan. Maganda ho yung naaasahan sa ministry. Yan ho ang kailangan natin. And then, pangalawa po, a desire. Not only a desire to fight a good fight of faith, but a devotion. He did not forsake. Yung binibigyan ng attention ang salita ng Diyos. Hindi pinababayaan ang salita ng Diyos. A devotion he did not forsake. Alam naman natin si Apostle Paul sa chapter 9, his allegiance, yung kanyang kaligtasan, kung paanong nakakilala sa Panginoon itong si Apostle Paul sa Book of Acts. Ngayon ay hindi niya pinabayaan ang kanyang sarili. Pabayaan niyo na ang lahat, bagay, pero ang salita ng Diyos, wag na wag natin papabayaan.
yan ay kailangan po natin. Ano? So, devotion, syempre, salita ng Diyos. Hindi tayo mapupuspos ng banal na Espiritu kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kailangan natin ay kapuspusan ng banal na Espiritu nang tayo po ay nagagamit ng Panginoon. And then, isa pang bagay dito, ang sabi ay, whether it be by life or by death, yung mabuhay ka at mamatay ka, yan ay blessing kay Apostle Paul, yung mabuhay at mamatay, blessing sa kanya. Ano, yung a death he did not fear, yung kamatayan na hindi niya kinatatakutan, kaya ang sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Habang buhay, maglilingkod sa Panginoon. Kung mamatay man, pakinabang. No? Anong pinakita dito sa verse na ito? Yung 22, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I wot not. For I am in the street betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Sa kanya, ano eh, parehas eh. Mamatay man, okay lang. Basta nasa Panginoon, mabuhay ay dapat nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Diyos. Kung pag-aaralan po talagang maigi, mabuti, ang buhay ni Apostle Paul, dito nga o sa chapter 4, sabi niya sa verse 16, kaya nga hindi kami nanghihimagod bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago araw-araw. Kailangan natin ngayon, mga Kristiyanong merong handa, maningas, ang puso, ang buhay sa Panginoon, a desire to fight, a good fight, a devotion he did not forsake, and a death he did not fear. Kapag hindi ka takot mamatay, ako, marami tayong magagawa sa Panginoon. No? So, purihin ang Panginoong Diyos. At itong sinabi niya sa verse 20, either by life or by death, mabuhay tayo. Na ang buhay na ito ay kay Kristo lang. Ang buhay na ito ay magagamit lang kay Kristo. Huwag natin sasayangin ang buhay natin sa mundong ito. Mga Kristiyano, huwag kayong backslide. Huwag tayong nanghihina, huwag tayong, dahil ang lakas na nagbibigay nito, walang iba ang salita ng Diyos. Kaya maningas, sabi ni Pablo, na meron akong pag-asang hinihintay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Darating na siya, babalik na siya. Maganda yung matagpuan tayo, naglilingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon at pagpalain tayong lahat. At itong pandemic, COVID-19 na ito, hindi ito makakagapi. Hindi ito magiging hadlang para hindi maglingkod sa Diyos, magtapat sa Panginoon. God bless. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong mga talata, salamat Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo, nawa patuloy itong magbigay ng encouragement sa lahat ng mga Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Amen. Expectation and hope that in nothing I will be put to shame, but with all boldness as always, even now Christ will be magnified in my body, whether through life or through death. Philippians 1:20. According to my earnest expectation and hope that in nothing I will be put to shame, but with all boldness as always, even now.